Hello there, welcome to my channel. In today's video, you are going to learn about solving quadratic equations by factoring. Now, the standard form of quadratic equation is ax squared plus bx plus c is equal to 0. In order for us to factor the quadratic equations, we need to transform or rewrite it first into standard form. Let's have an example. We have x squared minus x minus 2 is equal to 0. This form or this given is already in standard form. Naka-standard form na siya. So, anong gagawin nyo? Una, find the factors of the last term. Ano yung mga factors ng last term? Ano ba yung last term? Negative 2. Ano-ano ang mga number na dalawang number? Mag-isip kayo ng dalawang number na pag minultiply natin siya, ang sagot ay negative 2. So, ano yung mga number na yun? Okay, negative 2, pwede natin gawing negative 1 times positive 2. Negative or positive 1, balik tarin natin yung sign. Yung positive negative naman ang 2. That's still negative 2 ang sagot. Now, sunod na gagawin nyo, hanapin nyo sa mga given na factors na to kung alin dyan ang sagot pag in-add natin ay ang middle term. Ano ang middle term natin? Ang middle term natin, ang coefficient niya ay negative 1. So, alin ba dito pag in-add natin ang sagot ay negative 1? So, itong pangalawa. Kasi pag nag-a-add tayo, pag hindi parehong sign, isa-subtract natin, tapos, kopyahin lang natin yung sign ng malaking number. So, therefore, ito na ngayon ay kukonsidered natin na factors. Anong gagawin natin? Isusulat lang natin yung x dito. X din dyan sa kabila. So, may dalawa tayong parenthesis here. So, isulat natin minus 2 and plus 1 is equal to 0. Ganun lang kadali. O kaya, pwede rin naman unahin niyo yung x plus 1 dito, nandito yung x minus 2. Okay? So, hindi pa dyan nagtatapos. Ano ang gagawin natin ngayon? Isosolve natin yung value ng x. Mayroon tayong dalawang values ng x dito. So, paghihiwalayin natin to. Yung factor na to, equate natin sa 0, at yung factor na to, equate din natin sa 0. Kaya maging ganito siya. Yung first factor natin ay x minus 2 is equal to 0. So, paghiwalayin natin, yung isa naman ay x plus 1 is equal to 0. Okay? Now, solve for the value of x. Paano natin ma-isolate itong x? Kailangan mawawala itong negative 2. How to do that? Kailangan mag-add tayo both side ng 2. We need to add both sides by positive 2 in order to remove this one. And on this side, we have x is equal to positive 2. And that is the value of x. First solution. Then, the same on the other side, we need to add what? Since ito ay plus, positive, mag-add tayo ng negative para magiging 0. Kailangan, para ma-eliminate natin yung numbers, kailangan mag-add ka ng parehong number pero magkaiba ng sign. So, kung negative siya, mag-add ka ng positive. Dito naman, positive siya. Positive siya dito, mag-add ka ng negative. Okay? So, now, plus negative 1. So, this one, that is equal to 0. So, what is left now is x is equal to negative 1. And these are now the solutions of the quadratic equation by factoring. Very easy, right? Okay, let's have another one. X squared plus x minus 6 is equal to 0. Again, it's already in standard form. Now, unang isipin natin, ano kaya ang dalawang number na pag minultiply natin, ang sagot ay negative 6? Na pag in-add naman natin, ang sagot ay 1 kasi may 1 dito.
numerical coefficient ng x. So, tingnan natin. Okay, ito yung mga combinations. Negative 6 is equal to pwede siyang negative 1 times 6 or pwede rin siyang positive 1, negative 6. Or negative 2 times 3. Or balikta rin natin yung sign, positive 2, negative 3. Now, alin dyan sa mga numbers na yan na pag inad natin, ang sagot ay positive 1? So, alin ang napili natin? Ito, pag inad natin yan, positive 1 ang sagot. So, magkakaroon tayo ng parenthesis ngayon, dalawang factors lagi. So, magkaroon kayo ng dalawang factors. Maganda kung ilagay nyo na kaagad yung parenthesis ng ganyan. Tapos, sa first term, laging x, x. Okay? Then, since itong napili natin, o ito yung sagot na factors, negative 2, positive 3. So, what next? Paghiwalayin natin, x minus 2 is equal to 0, then x plus 3 is equal to 0. So, ayan ang x minus 2 is equal to 0. Then, solve natin yung value ng x. So, ito naman yung x plus 3 is equal to 0. So, unahin natin sa side na to. Anong gagawin natin para ma-isolate natin yung x? Matanggal natin ito. Plus 2. Plus 2 rin sa kabilang side. So, anong mangyayari? Ito ay magiging 0. So, what is left there is x is equal to 2. On the other side, add negative 3. So, this one is equal to 0. Therefore, x is equal to negative 3. Parehong number. Ayan. Okay? Kailangan ha, pag ikaw ay nag-add dito sa kabila, mag-add ka rin sa kabila. Or else, mali ang magiging sagot. Hindi na magiging balance ang equation. Okay, so dalawang solution natin. Another one. Look at this. X squared plus 8x plus 16 is equal to 0. 16. So ano-ano bang mga combination ng 16? Positive ha? Take note, positive. Okay, ito ang mga pwede natin i-multiply na ang sagot ay 16. 1 times 16, positive 16. Negative 1 times negative 16, positive 16. Kasi pag nag-multiply tayo ng parehong negative, ang sagot ay positive. 4 times 4, 16. Negative 4 times negative 4 is 16. Meron pa actually, 2 and 8. Kaso, pag alam mo na nakita mo na yung dapat mong kailangan, pwede ka na mag-stop. Kagaya nito, alam ko na pag inad ko ang 4 and 4, ang sagot ay 8. So, pwede na akong mag-stop dyan. Dyan pa lang. Okay? So, alam ko na ngayon kung ano yung mga factors ng given expression or given equations. So, ano ngayon? Ang factor x, x plus 4 times the quantity x plus 4 is equal to 0. Ito na ngayon ang factored form nito. Now, again, equate natin bawat isa sa 0. X plus 4 is equal to 0. X plus 4 is equal to 0. So, itong side na to, actually, pareho lang sila, di ba? X plus 4 is equal to 0. So, anong i-add natin para matanggal natin yung 4? So, we are going to add negative 4 on the other side, negative 4 on the other, both sides of the equation rather. Sa kabilang side? Okay, so ito ngayon, magiging 0, and x is equal to negative 4. 0 plus negative 4 is negative 4. What about on the other side? Or in the other equation? Ganun din, ang i-add natin, negative 4, negative 4. So this again, equal to 0. So, x is equal to negative 4. So, mayroon lang tayong isang solution dito, which is negative 4. Pareho yung value nila. Okay. Let's have another one. Okay, x squared minus 9x plus 20. Okay, so we have 20 here. Ano-ano mga combination ng factors ng 20 na pag ang inad natin, ang sagot ay negative 9.
Let's see. Okay, ito ang 20. 1 times 20. Negative 1 times negative 20, that's still positive 20. 4 times 5, 20. Negative 4 times negative 5, 20. Now, kailangan hanapin natin negative 5. Pag in-add natin itong una, 21. Ito naman, negative 21. Ito naman, positive 9. 4 plus 5. Pero ito, negative 4 plus negative 5 is negative 9. Pag nag-add tayo ng pareho ng sign, i-add lang natin yung number nila, 4 plus 5, tapos kopyahin lang natin kung ano yung sign, negative. So, ito yung dapat na pipiliin natin. So, ngayon, gagawa na tayo ng dalawang parenthesis here, x minus 4, x minus 4, ito yon, then x minus 5, ito yon, is equal to 0. Now, equate natin bawat isang factor sa 0. X minus 4 is equal to 0. And X minus 5 is equal to 0. Then, to solve for X, add 4 on both sides of the equation. Okay, so this one will be 0 is equal to 4. So, X now is equal to 4. On the other equation, we need to add positive 5 and positive 5 on the other side. And that is 0. So what is left is x is equal to 5. So we have two solutions. One is 4 and the other value for x is positive 5. That's how you're going to solve by factoring. Okay, now let's have another one. Okay, look at this given now. 6x squared minus x minus 1 is equal to 0. Anong pagkakaiba nila kanina? Dito, mayroon na tayong ang coefficient ng x squared natin ay greater than 1. 6 kanina, napansin nyo, wala nakalagay dito. Understood, 1 lahat ang coefficient. This time, 6. So, anong gagawin nyo in this case? Pag ganito na ang given ay mayroong ang value ng a is greater than 1, gagawin nyo, i-multiply nyo muna ito at yung negative 1 dito. So, 6 times negative 1 and that is equal to negative 6. So, first, multiply 6 times negative 1. The coefficient of x squared and the last term. So, i-multiply ito, tsaka yan, ang sagot, negative 6. Now, pag na-multiply mo na, susunod, hanapin mo na ngayon yung mga factor nila or factors ng negative 6. So, ayan, negative 6, ito negative 6 din. Ito negative 6, pero alin dyan na pag in-add natin, ang sagot ay negative 1 kasi may 1 dito. So, negative 3 plus positive 2, the answer is negative 1. So, ito ang pipiliin natin. Ayan. So, anong gagawin natin dyan? Ang gagawin natin, kukopihin lang natin yung 6x squared. Just copy the 6x squared. At, papalitan natin yung negative x dito ng negative 3x plus positive 2x. X. Ito yon. So, kumbaga, ito, ay equivalent yan. Pinalitan natin. Instead of writing negative 1, pinalitan natin siya ng negative 3X, kung ano yung factors dito na napili natin, plus 2X. Kung ano yung tamang factors. Minus 1, just copy the 1, is equal to 0. Then, medyo matagal ang process dito. Now, ano yung sunod na term? Factor the first two terms using common monomial factor. So, hahatiin natin itong mga given sa dalawang group. Ito yung first group,
At ito yung second group. Ifa-factor natin ito using common monomial factor. So, ayan na siyang first group natin. Ano ba yung common dito sa kanila? Greatest common factor. 3, di ba? Kung hindi ka pa, hindi mo master yung pag-factor using common monomial factor, pwede kang manood ng video ko. Meron akong video specifically for how to factor common monomial. Okay, so dito, ganun din dito sa kabilang side, meron tayong 2x minus 1. Okay, so first ito, ano yung factor ngayon ng 6x squared minus 3x? Ang greatest common factor nila is 3x. 3x times the quantity. 3 times 2, that is 6. So, 2x minus 1. Okay? Tingnan nyo, pag minultiply natin to, ang sagot ay 6x squared. Pag minultiply naman natin to, ang sagot ay negative 3x. Okay? Now, sa kabilang side, yan lang ang given natin. So, ngayon, but understood na mayroon siyang 1 dito sa katabi niya. Okay? So, anong gagawin natin ngayon? In case na magkakaroon ka ng equal na factor dito, ibig sabihin, tama ang process na ginawa mo. Tama yung napili mong numbers. Pag ito ay may kapareho sa factor sa second term, it means tama yung nagamit mong numbers or yung process mo. So ngayon, anong gagawin natin para makuha natin yung factors? Kopyahin na natin yung number na nasa labas dito, parenthesis, 3x, plus yung number na makikita dito sa labas ng 2x minus 1, understood, there is 1, times the quantity, 2x minus 1. So isang beses lang kopyahin ito. 2x minus 1. So, yung factor na nag-appear ng dalawang beses, kopyahin mo lang siya ng isang beses. And that is equal to 0. Medyo mahaba ang process nito. Kailangan sundan nyo lang pa isa-isa. Now, pwede na tayo ngayon mag-solve ng value ng x. Paghihiwalayin na natin ngayon itong dalawa. So, ang una natin, 3x plus 1 is equal to 0. At sa kabila naman ay 2x minus 1 is equal to 0. Then we can now solve for the value of x. We need to add negative 1. Okay, dito tayo magtutuloy. So ayun na, 3x plus 1 is equal to 0. Then 2x minus 1 is equal to 0. So anong gagawin natin ngayon? Mag-a-add tayo dito ng negative 1. Mag-a-add din tayo dito ng negative 1. Para ma-cancel natin yan, ang matitira ay 3x is equal to negative 1. Sa kabilang side, mag-plus 1 tayo. Plus 1 din tayo dito. So ngayon, 0 na yan. We have 2x is equal to positive 1. And then, divide both sides by 3. Divide both sides by 3. Here, x, cancel na yan, is equal to negative 1/3. Okay, that's the value of x. In the other side of another equation, divide by 2. Divide by 2. That's equivalent to 1. X is equal to 1/2. Okay, ganun lang kung paano isolve. Medyo mahaba nga lang. So, that's all for today. In case na hindi mo pa ma-master, you just watch the video again. If yung mga example ay kagaya nun, hanapin mo lang kung aling number doon ang kapareho ng example para masundan mo. Thank you for watching. See you in the next one. And please don't forget to subscribe and share my videos.